Hi guys, I'm back. So ayan, another day dito sa PBay Bubble. So another vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa last vlog namin ng roommate ko na si Jack. Ngayon i-share ko is paano ako gumawa ng sarili kong kape dito sa kwarto namin. And shoutout muna sa kapatid ko. Kundi dahil sa kanya, hindi ako matututo or hindi ako makagawa ng sarili kong kape. Then, ayun, of course, kailangan natin ng ito. Unahin natin yung, of course, yung ano muna ito. Yung puro or yung giniling na kape. Then, kailangan natin nung panggawa nung coffee. So, ayan. And milk, of course. Ayan, magnolia, fresh milk. And yung pampatamis natin is muscovado. Hindi siya white sugar. Kasi yun niya, medyo iniwasan ko na yung mga ganun ngayon. So, ayun. Share ko ngayon yung step by step kung paano ko ginagawa yung coffee ko everyday. So, I hope na mag-enjoy kayo dito. And let's go! Roommate, ano yung ginagawa mo? Gawa tayo ng coffee ngayon, roommate. So, ito yung sinasabi ko kanina na yung pinadala sa akin ng kapatid ko. Kailangan daw, sukat yung, isa't kalating ganito, yung gagamitin mo dito. So, ayan. Salin na natin. Masarap yan, masarap yan. Of course. Oo nga pala, natikman ko na. medyo matrabaho lang. Kasi, yun niya. Ganyan-ganyan mo po siya. Ayan. Kahit ako sa ayan. Press mo siya para maipit talaga sa ilalim. Or maabot talaga sa ilalim. Yung ba yung sikreto dyan? Yun yung sikreto. Yun yung unang step. So, pero na nilagay ko na yung isa. Kasi nakuha tayo kahit mga kalahating kakal pa. Ayan. So, tapos na tayo dito. Ayan. Lagyan na natin. Lating kakal. Pipin natin para ano. Ayan. May nagdadabog sa kabilang kwarto. Tingin mo sino yung pre? Si Alvin Abundo siguro yun. Malamang si Alvin Abundo yung pre. Siguro. So ayan. Ito yung first step. Kailangan lang ma-press mo maigi yung giniling na kape. So ayan. So punta tayo sa second step. Okay na pre? Okay na yan pre. So ayan. Naipit ko na. Tapos ngayon to. Ito yung nagaharang sa tubig. May maliliit na butas yan. So, syempre, yung tubig, dun papasok sa maliliit na butas. Diba? Lalagay natin siya dito sa tube. Ayan. Tapos, kukonect natin siya dito. Ayan. Nakita nyo guys, diba? Kailangan i-lock nyong maigi para yung tubig hindi lumabas. So, ngayon, makabit na natin dun. Ito naman is dito lumalabas yung kape. Galing dun sa maliliit na butas. Kumbaga, lagay kang tubig dito, lalabas yung kape dito mamaya. Mamaya makikita nyo yan. So, lagay ko na to. Yan. So, may lock din yun. Yan. May mga kape. Yan. So, ganyan yung itsura niya. Ready na siya, lagyan ng tubig. So, ngayon, mag-init na tayo ng tubig. Ito yung sinasabi ko kanina. Nagkamali ako kanina. Dito pala mapupunta yung kape. Hindi pala dito lalabas. Dito mapupunta. Sorry na. Hindi naman ako barista talaga. So, ready na yung mainit na tubig natin by Jackson Corpus. And nakikita nyo guys yan. Kung may mamaya, may number naman yan. Yan. Kaya natin ang mainit na tubig. Daan-daan lang. Baka mapasok kapag nasobrahan. Whoop. Ayan. So, okay na to. So, ngayon, ganyan lang siya for 10 to 15 seconds. Sabi ng kapatid ko, palabasin ko lang daw muna yung mga yung usok or pasingawin ko lang daw muna. Kasi nakakatulong daw yun. Ewan ko, sila yung barista eh. So, hindi ko alam kung para saan talaga yun. So, 10 to 15 seconds. Abang-abang lang ganyan. Waiting lang, alam ganyan.
Hindi tayo nagmamadali. Lamang tayo. Lamang tayo. Lagi tayong lamang, kaya hindi natin kailangan magmadali. Meron na bang 15 seconds yun, Jack? Parang meron na. Meron na, no? So, ito yung last. Ito yung magpe-press para lumabas yung ano. Mr. Corpus, pwede ba bang medyo ilapit ng konti dito para makita nila yung ano? So, ayan na. Pinasok na. So, sabi din ng kapatid ko, kailangan mabilis para... Yun. So, nakita nyo yun. Ito na yung isang shot natin ng kape. Ayan. So, iwan muna natin siya dyan dahil may mga tumutulo pa. Mga sobra-sobra pa. Pabayaan muna natin dyan. And ngayon, punta naman tayo sa milk. Masarap yan. Of course. Nakita mo naman magnolia, di ba? Anong sasarap dyan? Magnolia sasarap. Fresh milk. Pag uminom ka nito, pre, yung buto mo, ano? Matibay, pre. Kaya pala tumitibay ng buto ko ngayon? Oo naman. Sobrang matibay yan kapag uminom ka nyan. Yung buto mo, sobrang marambakal. Magiging ba? Ganun katibay. Anong bakal? Oras-orasin ko na yan. Marami naman i-stock eh. Siyempre. So yun guys, nagawa na tayo ng shot ng coffee natin and kailangan natin mag-ano ng milk muna. Ayan, turo sa'yo ng kapatid ko is saling ko muna dito para malaman ko kung gaano karami yung may lalagay kong kape. Gatas. So ayan. Of course, yung ating gatas, Magnolia Fresh Milk. So, ayan, sali natin. Konti pa. Ayan. So, nasali na natin, guys. Lagyan na natin. So, ngayon, dilipat natin dito sa baso kasi iinit natin sa microwave dun sa labas. So, yun. Inalaw kami nung ano. Inalaw kami na lumabas kung mag-iinit lang kami ng mga pagkain dun sa may microwave. Pero kailangan naka-face mask pa rin. So, ang problema lang is sa sobrang layo nung pinag-iinitan mo ng microwave or yung pwesto ng microwave. Pagbalik ko dito sa loob ng kwarto namin, malamig na yung ano ko, malamig na yung gatas ulit. Hindi na ganun kainit. Kaya sana nagdala talaga ako ng sarili kong microwave dito kahit maliit lang. Pero no worries or ano, hindi naman ako sa okay pa rin sa akin kasi kahit paano na nagagawa ko yung gusto ko, nalilibang ako gumawa ng sarili kong kape. So, yun, tara. Labas tayo. Samahan nyo ako mag-init ng milk. So, yun. Labas tayo ngayon. At, pupunta tayo dun sa may microwave para iinit yung milk natin. Ang problema lang is, sobrang layo talaga nung microwave dun sa kwarto namin kasi yung microwave nandun sa start, sa may elevator, tapos yung room namin. Nandun kami sa may dulo-dulo. So minsan, nagtimpla ako ng kape. Pagdating ko sa kwarto namin, malamig na yung gatas ko. So, hindi na masyadong mainit yung kape ko nun. Airward lang. See you guys later. Ayan guys, nakikita nyo. Doon kami sa dulo, sa pre-exit. Ako, ito yung microwave. Kaya niinit natin. Yung... gatas natin. Init natin in 2 minutes. Ayan, tapos na. Busok. Yung sinasabi ko kanina na by the time na dumating ako sa kwarto ko, malamig na yung gatas na ininit ko. Pinakalayo yung nilalakad ko. And they allowed us naman to go out para mag-init ng pagkain.
Basta naka-mask lang. Then after, balik na kagad. Pre, tagal mo na makabalik, pre. Layo ng microwave, pre. Dulo sa dulo. So, ayun. Nainit na natin yung milk natin. And balik natin siya dito sa may French press. Ayan. Sayang. Pinakamasarap yung latak eh. Yung huling patak. So, gagawa na tayo ng foam. Ayan, ayun mo naman, diba? Pamilya na pre ha. Ang ginagawa mo. Gawa tayo ng latte art later. So, ayan. Gagawa muna tayo ng natin, milk foam natin. Ganyan gumawa. Medyo matrabaho lang, pero worth it naman kapag nainom mo yung kape ko. O natikman mo yung kape ko. Para kang nasa sa isang island lang, mag-iisa ka lang dun. Tapos lahat nandun na, ganun yung feeling. Pang ilang tikim ko na yan, pre? Siguro. Pang 12 day pa lang natin, para naka 15 na timpla ka na kagad eh. 5 times a day ka eh. So, ayan. Nagawa na tayo ng foam. So, Mr. Corpus. Yes. Pakitutok nga ng konti. Dito sa malapit dito. Ayan, ayan. So, ayan. Nakita niyo naman. Ganyan sabi ng kapatid ko. Kailangan walang bula-bula. Cut. Dalitan natin to. Ayan, nanang tumutulo. Ngayon, salin na natin dito sa tasa natin. Shot. Tapos, sabi ng kapatid ko, ikot-ikot mo muna, tol. Para madama ng kape yung tasa. Anong sense? Anong kunik? So, ito. Salin na natin yung ano. Para siguro hindi mahilo, pre. Ito na yung ano, pre. Ito na yung pinaka-pinali talaga. Ito na yun. So, sasali na natin. Ano yan, pre? Alam mo yung sa siopaw? Yung? Para malaman kung asado o bola. Asado o bola-bola. So, yun. May tuldok siya dito. Tingnan natin dito sa kabilang side. Kasi hindi pa talaga ako professional. Pero ayon sa kapatid ko, meron daw ako nagawang tama, tas parang nagulat din daw sila. Na wala na to. So, babuhin na lang natin. Ayan. Nahiya ako pagka ano, pre, pag may camera. Medyo hindi maganda. Mahiyain ka ba? Oo, medyo hindi maganda yung pagkakagawa ko. So, anong tawag mo sa ginawa mo, pre? Ito ano? Mocha prop. Ha? Mocha prop. Mocha prop? Hmm. Tapos, ito yung finishing touch. Kasi, syempre, kailangan natin medyo may tamis ng konti. Pero hindi naman siya ganun katamis. Pero hindi siya ganun ka pait. Ayan, muskubado. Tapos, na. Ito yung bagong panghalo ngayon. Chilio. Teka, buwasan natin. Ayan. Pero yung ganitong foam daw, sabi ng kapatid ko, dapat yung foam mo tol hindi mabula. Kailangan yung itsura is parang natunaw na ice cream daw. Yun yung describe niya. So mukha bang natunaw na ice cream, pre? Tingin mo naman mukhang natunaw na ice cream, diba? Parang ano, pre? Parang blender pa nga eh. So yun yung ano. So ayan. And that's it. Ito na yung kape natin. So, ayan. Pwede na tayo magkape ngayon. Cheers, guys. Good morning. Ano, pre? Kamusta yung kape na tinimpla ko? Pre, pangatlo ko na to, pre. Pang-addict na ako, pre. Next time ulit, ako ulit roommate mo. Sarap. Sarap to, the best. So, yun. Sobrang nakaka-addict ng ano, magtimpla ng kape or gumawa ng kape kasi nga natutuwa ako dun sa yung proseso ng paggawa ng kape. Pero kapag ka nagmamadali ako or kunyari sa umaga sa practice,
or after ko mag-shooting or gawin yung morning workout ko. Yung binibigay sa akin kape ni Mang Jun dun sa team namin is yung Sanmig Coffee. Then nung natikman ko yung krema, Sanmig krema, isa rin sa mga naging favorite ko. Pero pag gusto ko ng matapang naman, ang lagi kong nare-request yung Essenso. So, yun yung mga paborito kong product sa team namin. Pagka may time lang talaga ako na yung mahaba, doon lang ako ano, doon lang ako gumagawa ng sarili kong kape. Pero pag mabilisan, nagmamadali ako, Sanmig krema, Sanmig coffee yung iniinom. Para mabilisan. Oo. Oh. Hindi ka mapag ano eh. Hindi ka mapag... Ayun. Siguro mga ano ako. Ikaw pre, mga nakakailang kape ka sa isang araw? Isang araw? Ani mata pre. Dami. Pero kasi... Ano ako eh, parang adik ako sa kape talaga. Parang hindi tumatakbo yung araw ko nang hindi ako nagkakape. Ano so, kasi parang ang sarap magkape kapag wala ang ginagawa. Ano kunyari, nakatambay ka lang no, tapos inuminom ka lang ng kape. Parang ang sarap ng ganun eh. Pero totoo guys, nakaka-addict talaga yung coffee. Lalo na kapag kayo niya, gaya nung ginagawa ko, nag-enjoy na akong gumawa. Kahit na hindi na nga para sa akin yung ginagawa ko, gagawa pa rin ako eh, kasi nag-enjoy nga ako dun sa proseso ba. So, yun. Nakailang timpla ka na ba sa akin? Nakapat ka na eh. Dami ko na rin nagawa. So, yun. Siguro, tatapusin ko na dito yung video at i-enjoy na namin tong coffee ng roommate ko. So, sana may ano kayo, may natutunan kayo ngayong vlog na to at or matuwa kayo sa vlog na to. And ang hirap pa lang ano, ang hirap maging komedyante kapag yung nagtuturo ka. Parang hindi gusto ko, kanina ko pa gusto ano eh, alam mo yun, kanina ko pa gusto maging komedyante sa mga ginagawa ko, pero sobrang seryoso ako sa ginagawa ko. Kasi syempre ayoko magkamali and talagang kapag may ginagawa ako na ganun, yung focus ko talaga nandun sa ginagawa ko. Pero kung mga kalokohan lang, kung puro kalokohan lang, medyo ang bilis mag-isip ng... Marami kang baon. Oo, marami yung baon. marami kang naibulsa. Kaya, ayun siguro, tatapusin na namin yung video dito. So, and see you in our next video dito sa Bubble. At hopefully tomorrow makapag-practice na kami and medyo good news kasi nag-send na ng schedule sa amin at kumbaga parang in-anticipate na nila na yun yung mangyari bukas. So hopefully mangyari yun para makapag-practice na kami and nakakamiss na talaga na mag-practice kasama yung team. Mga team, buo na kami. Oo, buo tayo bukas kapag natuloy yun. Isang... Ilang buwan? 7 months? 6. Last May. Practice natin, March 13 eh. April, May, June, August, September. 6 months. 6. 6 months. 6 months. So, yun. So, sana makapag-practice na kami tomorrow. And kapag nangyari yun, it's another vlog. And, ayun. So, hintayin nyo yun guys. For sure, magiging masaya yun. Kasi... May mga naisip na ako or may tumatakbo na sa isip ko kung ano yung mga ipa-vlog ko doon. Sana sa likod mo ko, pre. So, ayan guys. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And see you in our next video. Bye!